Nagtataka lang ako. Parang anim to ah. Bakit? Bakit parang lima lang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ba't lima nga? Anim to ang bilang ko ah. Si isa. Naman sa ilalim para lumusot siya. Saan yun? Saan? Wala naman. Tutulog sila, inistorbo ko yun. Kunting galaw. Tapos pagbagsak tulog uli. Oo, pantay-pantay. Isa pa. Guluhin natin. Tulog uli. Isa pa. Nagugulat. Okay, gusto dumede. Dede. Ayan pala. Gusto dumede. Not much later. Oh, pakainin na natin siya. Ayan. So, napansin ko lang dito guys sa mga alagang rabbit. Hindi ang mga mother daw ay hindi basta-basta nagpapa-dede sa kanyang mga anak. Yan. May oras siya ng pagpapa-dede. O, kamukha niyan. Napansin ko rito, pag mga ganitong oras, yun, umaalis siya rin sa nest. O, yan, papakainin dito. Tapos dito lang siya sa labas ng nest. Ganyan lang siya. May gagamba. Dito pa na gano'n ah. Nagbalat ah. Yun. Pagkakain niya, dito lang siya sa labas. Dito siya natutulog. Ayan. Hindi siya pumapasok ng nest. Tapos, pag alam niya, o kumbaga, parang tayo, mga tao, na 3 times kakain. Yun. May oras siya na doon niya lang pinadededi yung kanyang mga anak. Actually, hindi ko pa inabutan na nagpa-dede siya. Ayan. Kadalasan, sa totoo lang, kunwari sa gabi, ayaw niya magpa-dede. Pero sa madaling araw, nagpapa-dede siya. Kaya ito po, kung papansinin natin, ito katatapos lang nilang dumede, hindi ko lang inabutan. Ayan, ang lalaki ng tiyan. Ayan, ang tataba. Oh, lalo na to, nako, ang laki nang dyan. Tingnan natin tong isa. Oop. Kasi mga natutulog, iniistorbo. Tapon na natin to. Marumi na to. Tapon to. Ayan oh, tataba. Hindi ko pa mahulaan kung anong mga ano nila. Sex. Pero, ayan oh, nag-umpisa ng dumilat. Ayan. Mga 3 araw siguro, dilat na ang mga mata nito. At syempre, pag nakadilat na yan, ayan, kagaya nyan. Ayan, naghahanap ng nanay niya. Oop, nag-inat pa. Tapos nun, ay, ayun, matututo na silang tumalon dito. Sa labas ng kanilang cage. Update uli mga ka-super umaga. Hello brownie.
kumustahin ko lang yung mga anak mo. Hello? Hello? Ah, mukhang nakakakita ng lahat to. Yun oh, ay, kinagat ako. Oh, nangangagat. Kinagat yung braso ko. Buti naka-jacket. Nagiinat pa. Naku, nakakakita na nga silang lahat. Ngayon ko lang napansin to ah. Nakakababa na pala sila sa ano, sa nest box nila. Naku po, nakakakita na ng diretso. At ayun oh, dede ng dede habang kumakain. Naku. Hello, Mommy Brownie. Si Mommy Brownie. Tingnan natin. Oh, mabait na siya. Sinasabay niya na yung ulo niya kapag hinahaplos. Yun sa kabila. Oh, yun oh. Sinasabay niya na yung ulo niya kapag hinahaplos. Ayan. Ngayon, ayan ang lahat sila. Nakakakita na nga. At nakakatalo na rin from the nest box. Yan. Hindi pa natin gagalawin to, guys. Hayaan lang natin yan. Ang ginagawa ko kasi dito, kahit na nakakalabas na sila rito, okay lang sa akin. Yung time lang na inihiwalay ko to, kapag yung gusto na nilang dumede pero ayaw na magpadede ng mami rabbit. Kahit na anong mangyari, ayaw niyang magpadede. Ayun, doon ko na hinihiwalay. Pero pag ganito pa, kahit ganyan yan, may portion pa rin o may oras na nagpapadede pa rin si mami. At ito na nga guys, yung resulta ng ating ginawang experimental na inbreeding. Ay, ito na yung ginamit natin o ginawa na inbreeding, kung saan yung dalawang magkapatid ang pinagpares natin. Yan ang resulta. Ang inbreeding guys ay ginagawa yon o ang pinagpapares ay yung magkapatid, mag-ama, mag-ina, yon yung mga ganon. Ang tawag doon inbreeding. Meron ding tinatawag na ano, line breeding. Parang kapares din ng inbreeding yon. Kaya lang, sa line breeding, kunwari medyo malayo ng konti. Kunwari yung lolo bunny at saka yung apo. Ayan, yun ang line breeding. Lolo, apo, o kaya lola siya, tapos yung apo niya, yun. O kaya naman itong magkapatid, kunwari yung magkapatid sila, ito syempre ito yung naging anak ng magkapatid. Itong dalawang to, pag mate natin, ang tawag dyan, line breeding. Ayan. Okay lang naman po yun. Meron doon, kung mapapansin nyo, pangkaraniwan dyan sa mga ibon, sa mga aso, doon ginagawa yung mga breeding na ganun. Kasi nga, kung meron silang special na aso, turuan na aso, mataas na aso, o turuan na aso, ganyan. Kung meron silang mga ganun na klase na special na tatangian na nakita ron sa hayop na yon, ang ginagawa nila, ini-inbreed nila o nila line breeding nila para yung genes ay hindi lumayo. Yung pa rin ang
kumbaga magmamanifest pa rin yun sa magiging mga anak. Pero syempre, merong mga lumilitaw doon na pangit, merong bansot o kung ano man. Ganun maaaring nangyari nga. Kaya ito, kayo mga kasuper na binigyan ng kaibigan nyo o niregaluhan ng dalawang bani. Kunwari, niregaluhan kayong ganyan. Isang babae, isang lalaki. Natatakot kayong pagparehasin, baka kung ano mangyari sa anak. Try nyo po, okay lang po yan. Kung mabansot man, yan, kunwari ito, mabansot man siya, ganyan lang siyang kalaki, okay lang. At least, kunwari, yung ganyang kalaki ay matured na pala. Sample lang naman yan. Ang ganyang kalaki ay matured na. Hindi, ang cute. Tapos mga anak siya, ganyan din kaliit. O diba? Nakapagpalabas kayo ng jeans, panibagong jeans, dahil sa mga line breeding na ginawa nyo. Ayan. Kaya, yan, mga kasuper. Yan. Tingnan nyo naman, wala namang may diferensya sa kanila. Okay naman. Kung mabansot man, okay lang din. Hindi ko naman siya pinambi-business. Ginagawa ko lang siya talagang libangan and pet. Pag may bumili sa akin, mura lang naman ang binibigay ko. Hindi ko na sasabihin kung magkano, pero baka kasi sabihin eh, bakit si ganyan, mura lang ang benta ron. Pag may nanghingi naman kaibigan, binibigyan din natin. Hindi po tayo madamot sa ganito. Kahit inaaway na nga ako ng misis ko. Kasi, syempre, dagdag pakain to. Isang bawas sa salary na ini-invest ko rito. Yan. Pero syempre, pag nalibangan kasi, pero who knows? Hindi ko masabi kung kailan ko pakakawalan siya o kailan ako mag-i-stop. Yan. Anyways, ayan. Yan po, yung 2-part videos natin na magkahiwalay na pinakita ko lang sa inyo ang inbreeding. Pag may pagkakataon, lumaki itong dalawang to, tatry natin yan. Silang dalawa naman ang ibibreed natin. Ang tawag doon ay line breeding. Try din natin kung ano mangyayari ang experiment na yon. Sige. Abangan natin yan. Kaso medyo matagal-tagal na abangan dahil sa 6 months pa bago sila mabuntis. In 7 months or 8 months, yun, doon pa lang ako makakagawa ng another video para sa ganun, sa line breeding. Yan, gaya ng nasabi ko, guys, bali 1 month na to, medyo matagal ang abangan, 5 months pa, susubukan naman nating mag line breeding.